Ang buhay mga kamomil, kamusta po tayo lahat at pagbabalik po ni kamomils sa ating pagbablog. Medyo natagalan po tayo ngayon na magblog dahil may problema lang po nakaraan. At ngayon po ay ayos na. Yan po, masayang buhay mga kaprobinsya, mga kamomils, at nagbabalik po ulit ang ating host. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video at gusto ko lang po magpasalamat sa lahat, lalo-lalo na po kay Papa God. Thank you po sa iyong walang sawang paggabay po sa amin, sa buong pamilya at sa ating po mga kapatid po. At ngayon po, gagawa po tayo ng DIY rabbit cage na may plastic matting. Yan po, abangan nyo po yung ating DIY na rabbit cage. Yan po, gawa po siya sa welded wire na coated, at yung kanyang pong flooring ay plastic matting. Ayan po, abangan nyo po mga kamomils. Thank you po mga kamomils. Bali, ang kakailanganin po natin ay po plastic mattings po, 8 pieces po ito. 8 pieces, bali pagdidikit-dikitin po natin sila, itong 8 na piraso na to na plastic matting, para po hindi po masugatan yung ating mga alagang rabbit. Ayan po, gagawa po tayo ng panibagong cage nila. At syempre, kailangan din po natin ng welded wire na coated ng rubber or paint pala, paint, sorry. Ito po, ito po yung natira po natin dati nung nagawa po tayo ng DIY na fish trap o panghuli ng isda. Ito po yung natira po natin. Ayan po. Ayan po, guys. Tapos, yung ating po mga materials na gagamitin, plastic matting, welded wire, then, ito po, cutter ply, tapos, ito po, plies, then, long nose, at yung ating alambre. Ito po yung ating gagamitin na pantali dun sa mga plastic mattings. Ito po yung ating gagamitin, guys. Ayan po, abangan nyo po. So ayan po guys, ang unang-una po natin gagawin ay pagdidikit-dikitin natin yung ating mga plastic mattings. Katabing mga itong welded screens. Ayan guys, bali nilagyan po siya natin ng alambre dito para magdikit po siya at hindi siya matanggal sa kanyang pagkaka line. Ito rin po yun din natin yung mga dugduman po, pati po ito at siyempre dito. Ayan po, ayan na po yan guys, bali apat po yan. Lagyan muna po natin ngayon yung ating welded wire. So yun guys, nagbago yung isip natin, lalagyan natin siya ng purlings para po mas matibay at mas matigas yung ating rabbit cage. Yan po, lalagay na po ako ng kanyang purlings. Yung mga natira po yan dati dito sa aming napaglagay ng aming kisame para hindi na po tayo bibili, at yan ay libre na po. Thank you.
Bali na kailangan po tayo ng CPAR links na 3 piraso na mahaba. Tapos barena, tsaka po pang rivets. Yan po yung karagdagan natin na materyales sa ating paggawa ng rabbit cage. Ayun guys, bago yung decision natin at nilagyan natin ng brace na parlings. Ito po. Yan po. 2x1 yung nilagay po natin na si parlings. Ito po yung magiging silbing, magiging brace niya para hindi po siya gagalaw sa kanyang screen. Yan po. Ito yung magsisilbing pampatigas niya dito sa kanyang pagkakatayo. Okay guys, kasi na po maingay yung mga bangka. Ayan. Naman guys, ilalak na po natin yung mga pinagputulan ng ating screen para umapit po siya at hindi siya hindi makalabas yung ating mga alaga. Ayan po, ilalak na po natin siya. Para malak siya. So yan guys, nalagyan na natin ng divider yung ating rabbit cages. Po, maglalagay na tayo ng divider. Bali, yung divider po natin, yung kanyang haba ay 23 inches. Yung taas naman po, 27 inches. Yan po. Bali, ito po guys, magiging 8 po siya. Itong cage natin na to. Magiging 8 po yung kanyang division. Yan po. Oh, 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 oh
Thank you.